kapag nagkasala sa'yo ang kapatid mo. Hindi niya sinabi, kapag nagkasala sa'yo, ang sino mang tao, no. Ang sabi ng Panginoon, kapatid mo. Kausapin mo, personal. Huwag mo munang sasabihin sa iba. Huwag mo munang i-Facebook para kanta nga. Magsama ka ng dalawa o tatlong saksi. Huwag kang magsasama ng tao na walang malasakit sa taong itatama mo. Pangunahing utos ng ating Panginoon sa atin ang magmahalan tayo. Pinapaalala sa atin ni San Pablo na kung meron man tayong dapat tingnang utang sa ating kapwa, lalong-lalo na kung hindi naman talaga tayo nangungutang, ay yung utang na tayo magmahal. Kasi nga, inutusan tayo ng Panginoon na magmahal, which basically includes correcting a person who is sinning or erring. As much as sinasabi sa 1 Corinthians 13, love does not rejoice over the wrongdoing of others. Kaya nga sa ating unang pagbasa, hinihikaya tayo ng Panginoon na maging tagabantay ng mga taong naliligaw sa buhay. Akayin sa tamang daan uli ang mga naliligaw. So dapat, nandun pa rin ang concern at pagmamahal. That is why, sa ating gospel reading, pansinin po ninyo, sineset agad ni Kristo ang dapat nating maging punto de vista kapag tayo nagtatama ng ating kapwa. Ang sabi niya, kapag nagkasala sa'yo ang kapatid mo, maliwanag yan. Hindi niya sinabi basta, kapag nagkasala sa'yo ang sino mang tao, no. Ang sabi ng Panginoon, kapatid mo. Napapanauli mo ang pagiging magkapatid ninyo. So Jesus here is encouraging us to see sa isang taong nagkakasala ang isang kapatid sa pananampalataya o isang kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, may connection ka pa rin sa Kanya kahit inis na inis ka na sa Kanya. Ito'y kakaiba dun sa naging trato ng panganay na anak sa parable of the prodigal son. Natatandaan niyo yun? Ano ang sabi ng panganay na anak patungkol sa kanyang bunsong kapatid nang kausap niya ang kanyang ama? Ngunit nang dumating yung anak niyo yan, hindi yan sinabing, yung kapatid kong yan. Ang sabi niya, nang dumating ang anak niyong yan, nalaglustay ng inyong kayamanan sa masampay, kayo pa'y nagpa-party. Kaya galit na galit siya. Kaya makikita po ninyo ang magiging epekto kapag inihiwalay natin ang ating sarili sa kapwa natin na nagkakasala sa atin. Kahit na siya'y ating kadugo, iko-condemn natin. Pero kapag nakita natin na konektado pa rin tayo sa taong nagkakasala sa atin, kahit hindi natin ito kadugo, ang mangigibabaw sa galit ay yung pagtatama pa rin at pagnanais pa rin na ito'y magbago. So pagmamahal talaga, concern talaga, ang siyang pinakasekreto. That is why sa ating gospel reading, nagbigay ng mga hakbangin ang Panginoon kung paano natin itatama ang ating kapwa, which by the way, should also be governed by love. Una, sabi niya, kapag nagkasala sa iyong kapatid mo, kausapin mo, personal. Huwag mo munang sasabihin sa iba. Huwag mo munang i-Facebook para kanta nga. Kasi ano ba naman ang kinalaman namin sa samaan nyo ng loob dalawa? Manghuhula pa kami kung sino yung pinatatamaan mo kasi basta nag-post ka na parang sikretong malupit, walang clue. Pero alam namin may pinatatamaan ka. Kaya ang mga chismosa, mag-uusap-usap na, sino kaya? Kapatid kaya niya? Asawa kaya niya? Kapitbahay? Bienan manugang kaya niya ang pinatatamaan niya? So what you're doing basically is that you are building a case against this person. Kasi parang trial by publicity ang ginagawa mo sa kanya. Kasalanan man niya o hindi talaga. Kaya kapag ibinunyag mo na, na sigurado namang ibubunyag mo. Sigurado. Hindi totoo yung sinasabi mong, ayaan mo na, hindi ko nasasabihin. Nasabihin mo rin, ipi-PM mo rin. At pag nalaman ng tao, tiyaraan! Ayun, ang tindi na ng problemang haharapin niya. Now, do you call that love? No. That's spreading hate. Do you call that correction? No. That is condemnation. And when that happens, maaaring sa mata ng Diyos, ikaw na ang nagawa ng kasalanan, pero baka ikaw pa ang
lumitaw na mas makasalanan. Lalong-lalo na kung sa kasalanang ginawa sa iyo ay makaahon ka, samantalang siya sa paninirang puri na ginawa mo sa kanya ay hindi na. Kaya mag-ingat ka. So personal muna. Eh Father, hindi naman ako ganun eh. Hindi ko kayang personalan. At paano ko hindi makinig? Huh? Alam na ni Kristo pwedeng mangyari yan. Kaya may second step eh. Ang second step ay magsama ka ng dalawa o tatlong sasi. Who, by the way, should also see that erring person as a brother or as a sister. Huwag kang magsasama ng tao na walang malasakit sa taong itatama mo. Mas maganda nga kung ang isasama mong tao ay close sa taong pagsasabihan mo para mas maramdaman niya ang pagmamahal at concern mo. Eh Father, kapag hindi pa rin nakinig, anong sabi ng Panginoon? Isumbong mo na sa simbahan. At kapag hindi pa rin nakinig, ituring mo ng hentil o publikano na madalas na-interpret natin as a form of giving up. Na para bang ay hindi na nakinig, ilang beses nang pinakiusapan, ayaw pa rin. O give up na, hayaan nyo na siya, parusahan nyo na lang siya, bahala na siya sa buhay niya. Wrong. Mali. Tama ang sabi ng Panginoon, ituring nyo na siyang hentil o publikano. Pero ang susi dito ay ang tanong, paano nga ba itinuring ni Kristo ang mga hentil at publikano? Did Jesus give up on them? No. He waited for them. He believed in them. He hoped for them. O di ba yan ang sinasabi tungkol sa pag-ibig? Again, sa 1 Corinthians 13, love endures all things, bears all things, believes, hopes, love. Ganon ang pagmamahal. Hindi ako naniniwalang aksidente lamang na mag-ina kayo, na mag-ama kayo, na magkapatid kayo, o kahit mag-asawa. Lalong-lalo na kung noon ay nagmamahalan kayong talaga. I don't think na aksidente na kayo ang pamilya. Hindi naman tayo ang pumipili ng ating pamilya, di ba? O kahit kayong mag-asawa, tama, pinili mo siya. Pero hindi ka ba nagtataka na sa dinami-dami ng lalaki at babae, iba ang naramdaman mo sa kanya? Ang Diyos ang pumili sa Kanya para sa iyo. Ang Diyos ang nagpasya na magmahalan kayo. Kasi meron siyang magandang plano. At dahil ang Diyos ang siyang nagplano, sigurado ko, dati pa man alam na niya, nakakayanin mo anumang sakripisyong idudulot sa iyo ng pamilya mo. Bukod pa sa mga grasyang ibibigay niya upang ito ay ating makaya para sa ating pamilya. You see, hindi kabilang sa plano ng Diyos na maging ganyan at manatiling ganyan, irresponsable, pasaway, mabisyo, makasalanan, maraming pagkukulang ang taong pinagtitiisan mo. At dahil hindi yan bahagi ng Kanyang plano, sigurado ko na tutulungan Kanya at gumagawa na siya ng paraan upang mabago yan. At isa sa mga paraan, kapatid, ay ikaw. O baka nga ikaw na lang ngayon ang natitira niyang paraan upang mabago pa yan, upang maayos pa yan. Kaya sana huwag kang panghihinaan ng kalooban. Lalo tigit kung sa pakiramdam mo, kaya mo pa naman. Pero kaya mo eh. Kaya mo eh. Bakit? Sapagkat sinasabi ni San Pablo again sa 1 Corinthians 13, prophecies will cease, tongues will be silent, knowledge will pass away. In the end, only three things will last: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Biruin mo, kapatid, kahit yung pinakamabubuting bagay sa balat ng lupa, pag-asa at pananampalataya, kayang daigin o i-outlast ng pagmamahal. Kasalanan pa kaya? Pagkukulang pa kaya? Yung galit mo pa kaya? Yung hinanakit mo pa kaya? Yung tampo mo pa kaya? Kaya-kaya mo. Huwag lang mawawala ang pag-ibig dyan sa puso mo. Pag-ibig na pupwedeng hindi na masyado sa taong pinagtitiisan mo, pero pag-ibig sa Diyos at sa pamilya mo, makakaya mo ito. God bless you.